And who does more wrong than he who invents a lie against Allah? Such will be brought before their Lord, and the witnesses will say, "These are the ones who lied against their Lord." No doubt, the curse of Allah is on the Zalimun, polytheists, wrongdoers, oppressors, etc. From Hud 11 verse 18. Magandang araw mga katuto. So welcome or welcome back sa ating YouTube channel. Kuya Mike nga pala ulit. So meron tayong masamang balita mga katuto na si Queen Helen Abdurrazzak ay nagbigay nga ng threat sa inyong lingkod dahil sa mga videos na pinublish natin na nagsisiwalat lang naman ng katotohanan. At ngayon mga katuto, malalaman nyo sa video na to kung hihingi ba ako ng tawad kay Queen Helen Abdurrazzak. So kung gusto mong malaman yan mga katuto, ang paghingi ko ng tawad mga katuto or hindi, tapusin nyo yung video na to para malaman nyo mga katuto kung ano ba talaga ang katotohanan at sino ba ang nagsasabi ng totoo sa pagitan namin dalawa ni Queen Helen Abdurrazzak. So tapusin mo ang video ng ito at bago natin pag-usapan yan, mag-intro muna tayo. So mga katuto, itong verse na to na binasa natin is about sa mga liars, about sa mga taong sinungaling. So sa pagitan namin ni Queen Helen Abdurrazzak, may isang nagsasabi ng totoo at dapat may isang sinungaling. Kayo ang maghuhusga sa araw na ito. Kung ako ang sinungaling, hihingi ako ng tawad kay Queen Helen Abdurrazzak. Pero bago ako humingi ng tawad at bago nyo malaman at husgahan kung sino sa amin ang sinungaling mga katuto, ibibigay ko sa inyo yung judgment, ay panoorin nyo muna yung mga ipapakita ko sa inyo sa videong ito mga katuto. At tignan natin kung deserve ba ni Queen Helen ang ating paghingi ng tawad sa kanya. Uulitin ko itong binasa ko sa intro. And who does more wrong than he who invents a lie against Allah? Such will be brought before their Lord, and the witnesses will say, "These are the ones who lied against their Lord." Ito yung mga nagsisinungaling. No doubt, the curse of Allah is on the Zalimun. Mahal ko po ang mga Muslim, mahal ko po ang Islam, at mahal ko po ang mga iba't ibang relihiyon. Ganto mga katuto, ito pong usapin natin ito sa video na to ay seryoso. Okay? Seryoso po ako dahil marami pong paratang si Queen Helen Abdurrazzak sa inyong lingkod at ikinalulungkot ko po yung mga bagay na yan. I already talked to my lawyer about this at ito po yung isa sa mga bagay na kailangan kong gawin para isiwalat din po kung ano yung talagang totoo at kung ano ba talaga ang dapat kong gawin, kung hihingi ba ako ng tawad o hindi. So kinuha ko po ito sa Quran dahil alam ko na ito po yung pinaniniwalaan ng mga Muslim. At ito po yung para sa mga liar, para dun sa kanilang paniniwala. At nirerespeto ko ang mga Muslim. Nirerespeto ko kayong lahat. Ang usaping ito ay hindi po about sa religion. Ang usaping ito po ay tungkol sa isang tao na gumagawa ng kasinungalingan. Kung ako man yun or si Queen Helen Abdurrazzak, kailangan ina sa amin ng humingi ng sorry at the end of this video, mga katuto. At kayo po ang bahalang humusga. Bago pa tayo magpatuloy mga katuto, ito po ay isa sa ating commentators, si James Mars. Sabi niya, "Kuya Mike, kung pwede panawagan mo na ang Interpol ng Amerika at British Committee at 300. Hinahanap ang mga pakialamerong impostor king and queen na yan. Dati sila tumira doon sa Jensen, nagbinta sila ng ID nila at sabay mayroong pangako. Nang napako ang kanilang pangako, umuwi na dito sa hulo, Sulu. At dito naman sila maggawa ng kasinungalingan nila para makabenta ng ID. Mayroon ng isang grupo ng aspirant sultan dito sa Sulu para sila'y mahadlangan. Ang pagsisinungaling nila dito, walang Muslim na sinungaling. Hindi matatawag na isang Muslim ang mga taong sinungaling." Ito po mga katuto ay hindi po galing sa akin. Ito po ay galing kay James Mars. At sa tingin ko, maaaring isa siyang Muslim dahil alam niya kung ano yung mga paniniwala ng mga Muslim. At ito pong sinasabi niya ay tungkol po kina Queen and King Abdurrazzak.
Sa mga nagsasabi na ako po ay binayaran, lalo na po sa paratang nitong si Queen Helen Abdurajak, sa threat na binigay niya sa akin sa video, kung napanood po ninyo yung last upload natin, mga katuto, ako po ay binigyan niya ng threat na sinabihan po niya ako na binabayaran daw po ako ng isang grupo. Hindi po. Ang ginagawa ko sa ating channel ay in my own free will and choice, mga katuto. And according to my research, ito po yung mga nalaman natin about sa katotohanan, about sa ginagawa ni na Queen and King Abdurajak. Umuan ba po ang Sultanate of Sulu? Okay, mga katuto, ito po ay isang news na nakuha ko noong 2019 para po dun sa mga naigawad or isang bagay na naigawad kay Baron Geisler noon. At gusto ko pong yung mga members ng Lupasug Empire at yung mga manonood natin, mga subscribers natin, ay mag-isip po kayo about dito sa News 5, isa pong mainstream media na kinikilala po ng ating gobyerno at ng mga tao. So ito po yung News 5. Pakinggan po natin. Sa balitang binigyan nila ng royal title ang aktor na si Baron Geisler. Sa post ng ato noong Martes, binigyan siya ng nagpakilalang sina Raha Mamay at Queen Helen Abdurajak ng titulong Ambassador of Peace and Prosperity na may ranggong datu. Ginatasan din daw si Geisler na magbigay inspirasyon sa iba pang gustong magbagong buhay tulad niya. Pero sa statement ng Sultanate, hindi lehitimong organisasyong nagagawad ng titulo kay Baron. Commoners daw at walang royal blood ang Raha Mamay at Queen Helen na tinutukoy ng akto. Okay, mga katuto, maliwanag na ginawaran ni Queen and King Abdurajak itong si Baron Geisler, isang kilala nating artista, okay, ng pagiging datu or title as datu. Pero pinabulaanan po yun, mga katuto, ng royal house, meaning to say yung totoong na po, yung pang 35 Sultan of Sulu talaga, na sila yung original. At sinabi po sa kanila, no, medyo masakit tong statement na to at hindi po ito galing sa akin, mga katuto. Kayo po ang balang umusga. Ito po ay base lamang po sa aking research dahil sinabi po sa akin ni Queen Helen Abdurajak na i-defend ko ang sarili ko sa kanya at ito po ang ginagawa ko ngayon. I-defend ko ito at papatunayan ko kung sino po ang tama at mali sa video na ito. At kayo po ang uhusga. Hindi po manggagaling sa bibig ko. Kayo po mismo ang uhusga. Sinabi po ito, Muhammad Mamay Abdurajak and Helen Fatima Abdurajak are both commoners with no royal blood. Meaning to say, yung commoners, as I research, sila po ay pangkaraniwang tao. Wala po silang royal blood, mga katuto. Pagpatuloy po natin. Bago rin daw sa pandinig ng ni Bangsamoro Transition Authority member Amir Mawalil ang sinasabing Hari at Reyna. Dagdag pa niya, hindi basta nagbibigay ng titulo ang mga tausog sa hindi nila kadugo. Okay. So maliwanag na bago lang sa pandinig. Okay? Nung panahon po na ito ay 2019 or 3 years ago. At sinabi po ni Amir Mawalil, okay, member of Bangsamoro Transition Authority, siya po yung isa sa nag-represent po dito. Sinabi po niya na bago lang sa pandinig nila si Queen Helen Abdurajak at si King Mamay Abdurajak na sinasabi po natin sa mga latest and previous videos pa natin. Okay? At dito malalaman po ninyo, mga katuto, na kung ano po yung balita na yon sa news na peke yung binigay kay Baron Geisler. At hindi po sa akin yan galing. Galing po yan sa media. Okay, basahin po natin yung statement ng Sultanate mismo. Okay? Sinabi po dito, September 11, 2019, ito po ay kaugnay doon po sa binigay na title kay Baron Geisler as datu nitong si Queen and King Helen or Abdurajak. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings of peace. Okay? On behalf of His Royal Majesty Paduka Mahasari Al-Maulana Ampun Sultan Haji Muwedzul Lail Tankiram Ibni Almarhum Sultan Muhammad Mahakuta Abdullah Kiram, the 35th Sultan of Sulu and North Borneo, we hope this finds you well. Okay, so maraming salamat po at I want to pay respect sa totoong Royal Majesty ng Sultan of Sulu. Ito po yung sinabi niya as official statement sa ginawa po ng ni Queen Helen Abdurajak at ni King Mamay Abdurajak na paggawad ng titulo of datu kay Geisler, okay, Baron Geisler.
His Majesty wishes to inform the public that the recent issuance of a fake royal title to Philippine actor Mr. Baron Geisler is not from the legitimate Sultan of Sulu and North Borneo. Malinaw po. I-rewind niyo po yung video na to. The Royal Imperial Lupasog Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo, yan po yung sinasabi ni Queen Helen, led by Muhammad Mamay Abdurrajak and Helen Fatima Abdurrajak, who are both commoners with no royal blood, is not even recognized by the Philippines or Philippine government as one of the claimants to the Sultanate of Sulu. So hindi man lang po sila nire-recognize ng Philippine government, mga katuto. So kayo na po ang bahalang humusga, mga katuto. Okay, mga katuto. So nung nakaraan, sinasabi nyo, tinatanong ninyo kung sino ba yung nagsabi nun sa comment section, kung ba't tayo nag-react na maraming mga reports na dumadating sa atin na marami nang nabiktima itong sina King and Queen Helen Abdurrajak. So hindi po sa akin galing yun, mga katuto. Ito po ay galing sa mga subscriber natin at ito po yung isa sa kanila. Sinabi po nila, mga manloloko yan, marami kaming nabiktima dito sa Gensan. Palagi yan nangihingi ng pera sa amin upang maging miyembro daw sa kanyang kaharian ang imperial na niyayabang nila. Nasira lang ang aking pangalan dahil marami akong kinumbinsi, naging leader pa ako sa aking mga kasamahan na nakumbinsi ko, ang iba pinabayad ako. Huwag kayong maniwala sa mga taong manloloko. Mga mahihirap pa dito ang nalinlang sa mga yan. So maraming mga mahihirap na tao ang nalinlang kina Queen Helen Abdurrajak at King Mamay Abdurrajak. So kung kayo mga member ng Lupasog Empire hindi pa maniniwala sa mga itong statement na to, kayo na po yung bahala. Okay? Panindigan nyo kung ano po yung paniniwalaan po ninyo, mga katuto. Meron na pong news, meron na pong statement ang original Royal House of Sulu. Okay? Kayo na po yung bahalang humusga. So, ito po yung talagang mga instead na Queen and King, hindi po yun ang tawag sa kanila. Kundi ito po yung totoong tawag sa kanila, Royal Majesty Ampun Sultan Haji Muwedzul Lail Tankeram and Royal Majesty Dayang Dayang Panggian Melanie Sirman Keram. Hindi po sila tinatawag na King and Queen. Sila po mismo ang nagbigay ng statement na yan dun po sa news na binigay din po natin. At because of that, na nag-search din ako kung paano ko sila bibigyan ng respect. And I would like to give my respect to this royal house, okay, sa kanilang mag-asawa. At dahil dyan, nag-search ako ng tausug words para sa inyo at sa kanila ngayong araw, okay? So, magandang umaga sa inyo. Ito yung tausug, no? Kung tama ako, correct me if I'm wrong. Uhaho babu, uhaho dayang. So, ibig sabihin nun na magandang araw sa inyo, Majesty Kiram and Dayang Dayang Kiram, yung Royal Highness. Okay? And mauno-uno kaimu. Parang kinukumusta ko sila para sa mga Tagalog dyan. So, yun po yung gusto kong sabihin para sa kanila na mga tunay na may kapangyarihan as Sultanate of Sulu. Okay, Sultanate of Sulu. Sa news no po, sinabi dito, Sultanate of Sulu insists Baron Geisler's Datu title is fake. Okay, so makikita nyo sa picture, si Baron Geisler may hawak na certificate. Tapos nandyan si Queen and King Abdurrajak. Ito po ay isang komento ng isang netizen. Okay, Matthew Pajares Singson. Sinabi niya, sad to say, Mr. Geisler, that those so-called royals who gave you this title are fake royals and are not even heirs to the Sultanate of Sulu. So, hindi na sila recognized ng government and at the same time, they are fake. So, hindi po galing sa akin ang mga salitang yan, mga katuto, ha? Nililinaw ko lang. Ito po ay galing sa mga netizens at galing sa news at galing sa research natin against sa mga Abdurrajak. At ito naman po, mga katuto, sa mga nagre-request na gawan ko daw ng reaction video itong July 5 kahapon. So kung mapapansin nyo, hindi tayo nakapag-upload ng about sa kanila kahapon, no? Yung threat ang in-upload natin and at the same time, itong kay Tiburcio nga, na siya naman ay isang nag-claim nga ng
tawag dito, yung nagki-claim na meron siyang last will and testament ni Marcos. So alam niyo nagkalat ngayon, no, yung mga tao na nagki-claim. So sa mga mamamayan natin, ito pong ginagawa ko para malinaw ay to spread awareness lang sa mga tao para hindi po kayo magsisisi balang araw or mabibiktima ng mga ganitong movement, mga katuto. Dahil meron po silang mga fees, may mga bayad po yung kanilang mga transactions. So pag may mga money involved, mahirap po tayong maniwala kaagad-agad dyan. With all due respect sa mga taong nanonood ngayon. Warahmatullahi wabarakatuh. Live from Lupusog Empire, this is Queen Helen Abdurajak Elizabeth III, July 5, 2022. Good morning sa ating listeners sa Imperial Daily Broadcast. Hindi kami masyado. So, mga katuto, habang bago natin ipagpatuloy, no, isaisip nyo yung mga news about dun sa mga fake certificate, fake datum na tinawag si Baron Geisler, at about sa, kumbaga, pagtanggi ng Royal House mismo, dito kina Queen and King Helen Abdurajak, na mga commoners lang naman sa kanila, okay? At ilan pa sa mga assessment natin or sa mga research natin na hindi Queen and King ang tawag, kundi Dayang-Dayang at saka Sultan ang tawag, okay? Para lang gawin nating malinaw. At sinabi pa nga na maaaring hindi sila, mga katuto, doon nakatira or maaaring hindi sila Muslim dahil yung kanilang mga ginagawa ay against the Muslim culture. At yun nga yung parang ikinagagalit din ng ilan sa kanila, mga katuto. So ngayon, kayo na yung bahalang huhusga at ipagpatuloy natin itong pakinggan si Queen Helen. Na-recognize mismo ng ating government. Yan, hindi daw sila masyadong na-recognize. Militar, dahil nga sa mga claimants. They have used their power and authority to stop, to conceal, and even to manipulate ang lahat para kami ay matakpan. Marami akong inutangan para sa programa, pero ito ay mababayaran. Okay, so hindi ako tatahawa sa pagkakataong ito, no? Seryoso tayo ngayon sa video natin ngayon na marami siyang inutangan para sa programang to, ang Marlica Kingdom of God. So nakikita niyo na yung evidences ng mga nagre-reklamo kanina dun sa mga comment. Okay, na binasa natin. Mga katuto, according sa isang news, no, i-share ko dito sa link, na sila ay nang i-scam. Okay, hindi po yan galing sa akin, kundi galing po yan mismo dyan sa news na yan. They are scamming. Queen and King into scamming ang nakalagay. Napakasakit po nun na ma-news ka na Queen and King into scamming. Ibig sabihin, nang i-scam ka. Ngayon, kung babalikan natin yung verse na binasa ko sa Quran kanina about sa mga masinungaling na tao, sino ngayon sa amin dalawa nagsasabi ng totoo? So yung kaparusahan ng Allah sa paniniwala ng Muslim ay sasapit sa akin or kay Queen Helen Abdurajak. Isa lang sa amin ang nagsasabi ng totoo o hindi nagsasabi ng totoo. At hindi ako magsasabi niyan kung sino sa amin yun, kundi kayong mga nanonood ngayon. Pagpatuloy natin. Kaya nga inaatasan ko ang Armed Forces of the Philippines through the new government na talagang bigyan na ng puwang ang lahat na naglalaban sa kabukiran. Kaya nga hindi ako nagkukulang sa inyo. Lahat ng namatay na nagantay at hindi nakatikim, siyempre nandiyan yung pamilya. Okay, so yung sinasabi niya is matagal na kasi silang movement, no? Since 2012 kasi. Meron akong channel nakita na channel ni Queen Helen Abdurajak 12 years ago. At ipapakita ko na lang din dyan sa screen para makita niyo yung channel na yon. At dyan sila nagsimula. Okay, sa Jensan. Tapos umuwi sila ng Hulosulo ngayon. Dahil nga marami silang sinabi ni James kanina dun sa nag-comment, no? Na marami silang nalokong tao doon sa Jensan. At galit na galit nga yung isa. Tapos sumuwi sila ngayon sa Hulosulu para magbenta ulit nitong RCI ID nila, itong Royal Citizens ID nila. Okay, which is dito sila pumapasok para mang, according sa news, okay, hindi sa akin, kundi para mang scam sila na naman ng mga tao. At marami, according sa bibig mismo ni Queen Helen, marami siyang inutangan
sa pamamagitan ng programang to. At yung iba nga, okay, yung lahat yun babayaran daw. Pero matagal na, no? Itong mga sinasabi niya, yung iba namatay na at hindi nakatikim, ibig sabihin, paasa na lang, mga katuto. So ngayon, kung kayo yung mga tagasunod ni Queen Helen Abdurrazzak, yun yung decision nyo. We respect that. Okay? Yung decision nyo yan na sumanib or makisama sa kanya. Pero isipin nyo, mga katuto, hanggang ilang taon na kayo naghihintay? Meron ba? Paki-comment dyan sa comment section kung meron kayong natatanggap sa kanila. Dito, hindi ko pwedeng basta lang iwanan kayo sa ere. Kaya nga pinagsisikapan ko na bawat umaga, meron tayong magandang balita na mapapakinggan. Dahil ito na ang radyo na para sa inyo. Ito na ang ating mga live telecast ay para sa inyo. Makita ninyo ang pagkakaiba nila at ang ating programa. Kaya aagas ang grasya sa mga naniniwala. Hayaan natin yung hindi naniniwala na sa kanila na yon. Pero tayo, na pagtagumpayan ko ang lahi na nagbigay sa atin ng ating identity sa buong mundo. Royal Citizen ID. Mabuhay po kayo lahat. Magandang umaga. Okay, tinapos niya na doon, mga katuto. So ngayon sa intro, sinabi ko na hihingi ba ako ng sorry or hindi at the end of this video. So sa mga pinakita ko sa inyo, I don't think na kailangan kong humingi ng sorry. Okay, I don't think na kailangan kong magbigay ng respect sa taong ito. Once again, linilawin ko na this is not, hindi ito usapin ng reliyon o ng paniniwala, usapin ito ng gawain ng isang tao. Okay? At itong gawain na ito ay yung pang-i-scam ni Queen Helen Abdurrazzak according sa mga news. At tingnan nyo, ha, peke yung binigay kay Geisler. Ibig sabihin, hindi ba pangloloko yun sa, at pang-i-insulto yun sa Sultanate of Sulu? Sa Royal House? So kung sinasabi nyo na rumespeto ako sa kanila, bakit sila mismo hindi nirerespeto ang original Sultanate of Sulu na nirecognize ng bansang Pilipinas ng government natin? Bakit sila? Hindi sila magbigay ng respeto doon. At hindi dapat ako humingi ng sorry. Kung ito ay napapanood ni Queen Helen Abdurrazzak, kayo po ang kailangan humingi ng sorry sa mga tao, mga kababayan natin na sabihin natin na nagkaroon ng masamang experience dahil sa ginagawa niyong programa. Yung mga commentators na mga taga-Jensan ngayon sa Hulusulu at sa ibang panig ng mundo na sinasabi niyo, kayo ang dapat na humingi ng sorry sa aming lahat. At sasabihin ko, no, ibabalik ko dito. Ito po. Yung introduction natin kanina, and who does more wrong than he who invents a lie against Allah? Such will be brought before their Lord, and the witnesses will say, these are the ones who lied against their Lord. No doubt, the curse of Allah is on the Zalimun, polytheists, wrongdoers, oppressors, etc. Hud 11 verse 18. Ito po ay galing sa Quran mismo para maintindihan po ng mga kasama nating Muslim na ating nirerespeto kung ano yung maaaring sapitin ng mga taong hindi nagsasabi ng totoo, mga taong sinungaling. At sinabi nga po dito ng ating isang commentators, ito po si James Mars, uulitin ko lang, Kuya Mike, kung pwede, panawagan mo na ang Interpol ng America at British Committee of 300. Hinahanap ang mga pakialamerong impostor king and queen na yan. Dati sila tumira doon sa Jensen. Nagbenta sila ng ID nila at sabay mayroon pangako ng napako. Ang kanilang pangako, umuwi na dito sa Hulusulu. At dito naman sila maggawa ng kasinungalingan nila para makabenta ng ID. Mayroon ng isang grupo ng aspirant sultan dito sa Sulu para sila'y hadlangan. Ang pagsisinungaling nila dito, walang Muslim na sinungaling. So pati yung mga kapwa nila Muslim, kung sila man ay Muslim, ay galit sa kanila. Hindi matatawag na isang Muslim ang mga taong sinungaling. Once again,
Si Alan na po yung bahala sa inyo, Queen Helen Abdurajak. Kung sino man po yung nagsasabi ng totoo at hindi sa atin, ang tao na po, ang mga nakakapanood nito, ang huhusga at ang Diyos na mismo, si Allah sa inyo, si Heavenly Father sa amin. Hindi po ito usapin ng Christian or ng kung Christian ka or Muslim, hindi po ito usapin ng reliyon, kundi ito po ay usapin ng mga bagay na ginagawa natin sa ating kapwa. Once again, maraming salamat. This is your Kuya Mike. Kung meron kang mga gustong i-comment, i-comment mo na yan sa baba. At kung may mga katanungan ka, comment mo lang yan sa baba. Once again, this is your Kuya Mike. Peace out.